showbiz fan natin dahil sa issue ng Eat Walaga, Romeo Alushos na ongkat ang mga kaso nung mga nauna pa ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers na lagi nakaabang at nakaantabay sa ating mga videos. Maraming maraming salamat po. At sa mga Facebook viewers natin, thank you so much. And now let's talk about our topic for today's video, kung saan ay talagang pinupulutan ngayon sa social media ang Halusos siblings or Halusos family, dahil sinabi nga ng ilan sa mga showbiz insiders na matapos pumutok ang balita patungkol sa pamamaalam ng TBJ sa Tape Incorporated at matapos ang sunod-sunod na mga revelasyon ni Tito Sen at ng ilan mga legit dabar cuts patungkol sa kanilang mga na-experience sa mga huling sandali na kung saan nakasama nila ang Tape Incorporated o ang bagong management, ay nagtuloy-tuloy na nga, no, na sila po ay ngayon idiniklara na nila na nahanap na nila ang kanila pong bagong tahanan. Pero kasabay nga nito, syempre hindi po iniiwan ng kontrobersya ito pong mga Halusos siblings matapos ngang maungkat ang ilan sa mga datihang kaso nga ng kanilang ama na si Mr. Romeo Halusos na isa sa may pinakamalaking shares ng Tape Incorporated. Sinasabing si Mr. Romeo Halusos na ama ni Bullet, John, and Soraya Halusos ay meron pong 75% na shares dito po sa kabuuan ng Tape Incorporated, na sinasabing siya po ay may pinakamalaking or isa sa pinaka owner po nitong nasabing company. Pero dahil dyan, dahil po sa mga bagay na ito, hindi po maiwasan na maungkat nga yung mga kaso niya noon, dahil Eat Walaga's owner Romeo Halusos, isa yon, alam niyo na po yon. Bawal kasi banggitin. If you've been keeping up with the latest entertainment news, then you probably have heard that Philippine longest running noontime show Eat Walaga has already parted ways with its parent TV productions company Tape Incorporated. The news was announced by mainstay host Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon last May 31, 2023. An emotional episode where they bid goodbye to the loyal viewers they call Dabar Cuts and the advertiser who supported them for decades. The decision, while certainly waffling, did not came as an absolute surprise given the public spat between TBJ Tape executives going on for months leading up to the event. What started the naughty feud was rumor that Tape longtime CEO Antony Tobiera retirement was forced. Ito po yung isa sa mga pinagmulan kasi ng kanilang feud, ano, nung kanilang ng chaos na nangyayari ngayon dito po sa issue ng Eat Walaga. Matapos nga na sinasabi po ng isa sa mga Halusos siblings na Mr. Tobiera o si Mr. Tony Tobiera, na isa rin sa mga may shares sa Tape Incorporated as a producer, ay kusang nag-resign or nag-retire. Pero according to Tito Sen, na isa sa mga interview niya, na he was forcefully na pinag-resign di umano na mga Halusos siblings sa bagay na nagsimula doon yung galit o yung hinanakit ng mga TBJ. Kasunod pa nito yung kanyang nasabing interview sa Past Talk with Mr. Boy Abunda. Sinasabi nga na ngayon, dahil nga dito po sa mga kaso na ito, eh naglalabasan na rin, ano, ng ilan sa mga kaso po, no, pinag-uusapan ngayon ito pong yung background ng mga Halusos. At isa sa mga lumabas nga itong si Mr. Romeo Halusos na 2017 he was convicted at nakulong po siya for 11 years, at nabigyan po siya ng parol dahil syempre alam niyo na pag siya, dahil may pera po itong mga Halusos family, kaya naman nabigyan siya ng pagkakataong makalaya. Pero na-convict po siya sa isang pananamantala sa isang 11 years old na babae. At yun po ay isa sa pinakamalaking pagsubok na pinagdaanan po ng mga Halusos. Matapos nun, habang po ang kanilang tatay ay nasa kulungan at nasa piitan, eh nagpapatuloy pa rin po yung kanilang mga negosyo, katulad nga ng pagpuproduce nito pong nasabing longest running noontime show Eat Walaga. Romeo Halusos and his
criminal past, the facts that most viewers of It Balaga don't have clue about the show owner comes with a good reason. Romeo Halusos was convicted, who was sentenced to life imprisonment for 2 counts of statutory and 6 counts of act of lasciviousness involving an 11-year-old. Girl, a 46-page Supreme Court document detailed the decision to convict them, who was Congressman Zamboanga del Norte when he committed that crime. For all we know, Halusos was found in distinct and complete gratification in such kind of maneuvers. Halusos may have reached that point where would rather have with a girl of tender age. Yun. So, isa nga sa mga talagang parang naging isa sa mga naging kaso nga niya is na convict nga siya, nakulong, talagang napatunayan na talagang ginawa niya itong isa sa pinaka talagang hindi mo matatanggap, at talagang sinabi po mismo ng babaeng ito, ng 11-year-old na to, kung ano po yung ginawa sa kanya. And hindi na po natin i-detalye dahil medyo prohibited po yan dito po sa YouTube. It was 2007 when former President Gloria Macapag-Arroyo granted Romeo clemency and commuted his sentence to 16 years, reducing it again 2 years after due to good behavior in 2009. He was granted freedom after serving only 11 years in prison. So, ibig sabihin, 16 years po yung kanyang imprisonment, yung kanyang binigay sa kanya, pinataw na parusa, pero nabigyan siya ng parole at naging 11 years lang. So, paglabas niya po, talagang nakita natin na nag-age talaga siya. In the age of young girl, he was molested. As reported by Pep, Halusos spoke proudly about being a prisoner in one interview. Kaya naman isa rin to sa mga kadahilanan kung bakit yung mga anak lang ni Mr. Romeo Halusos ang humaharap sa media. Dahil na rin dun sa kanyang medyo hindi kagandahang credibility, no, sa mga pangyayari sa buhay niya. Kaya po kahit ano pong issue yung pinupukol ng TBJ sa Halusos siblings ay hindi po siya nagsasalita about it dahil ayaw niya po na maungkat yung kanya pong kaso. So, yun po yung isa sa mga kadahilanan na yan. And, yan po yung pinaglalaban ngayon. So, ano na kaya ang mangyayari sa kaso? At sino na nga kaya ang magmamayari ng trademark ng 8 Bulaga? No? Dahil, kanya-kanya na po silang mga inihahain na kaso kung sino ba talaga ang dapat na gumamit ng original or ng trademark na ito. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Star Eds TV. God bless everyone.